It is every nation's dream to secure the future of its people, for everyone to be in good health, for every family to earn a decent income, and for every home to have enough food on their table. The Department of Agriculture's vision in so far as agriculture is concerned is focusing on food security as well as the present vision and goal of the new administration is to have food sufficiency or rice self-sufficiency within the next 6 years. In the Philippines, rice is a staple food and the source of livelihood for 2.5 million households. Although the country ranks as the 8th largest rice producer in the world, it still imports about 10% of its annual consumption requirements. With the unfavorable climatic conditions, the dream to achieve food security for the Filipino people slips further away. So far as from 2010 to 2015, we already increased our rice self-sufficiency by 10% from around 86% to 96%. However, in terms of delivering or achieving this goal or vision, we are faced with the changing climate. Every year, we encounter different types of calamities, especially typhoons and flood all throughout the countries, averaging about 700,000 metric tons in terms of production, or volume of production loss. Nung pagdating ng El Nino, nung last quarter of the month last year, ngayon ang naobserbahan ko doon, kay El Nino man, wala tubig, pumayat ang palay. Dumating ang maraming piste. Hindi naman tayo makalagay tubig, kaya walang tubig. Bali ang harvest, mahina. At maraming nalugi, utang. Pero ang expected ko sana doon is mga 80. Dahil sa El Nino, 9 sacks na lang. Poor vida. Crisis talaga. Itong last El Nino, malaking damage dito sa Hopi. So we have an area of estimated area for rice areas is 1,237 hectares affected areas for El Nino. So planted rice for that. So out of that 1,000 plus na rice areas productions, only 20 to 30% has a chance of recovery. On the last quarter of 2014, nagsimula ang El Nino. So ano naman, sa 2015 naman, so nandiyan naman bumalik naman yung drought. So because the farmers did not expected na mayroon second round na drought. So another problem for sourcing of their palay seeds. Itong mga financier nila, so pinautang uli itong farmers just to have for their second cropping. So pinautang. But the worst of this is my interest. Ang practice kasi namin sa kuwan sa pagtatanim, kumukuha po kami doon sa kanila ng sa financiers ng similya at abono. Yun nangyari, naggasto kami doon. Kasi sa hintarya, ginagamitan namin ng 40 kilos na certified seeds. Tapos sa weeding, yung mga pesticide, ay herbicides, nagagamit kami yon hanggang nakapag-abono kami ng basal. Hanggang doon lang, yun, nasira yung tanim namin. Wala talaga kami na-harvest. Talagang tuyo. Nag-crack yung mga lupa. Noon, bago magkaroon ng El Nino dito sa amin, una-una, yung first crapit namin, dinaanan na pa kami ng piste. Yung konting nakuha namin, yun medyo gain save namin.
para may panggasto naman sa kuan. Pagkatapos, nagtanim naman kami uli, yun na, dumating yung El Nino na hindi namin inaasahan. Ang nagobserbaran ko po sa aming palayan mula noon nagka-El Nino, parang hindi ko po ma-picture out kasi parang sunog na, na akala pa namin makasusurvive pa kami. So mahirap talaga. Kaya dalawang crop talaga na walang-wala talaga kami. Actually, dito sa area namin ngayon, yung naging side effect lang ng drought yung naging problema sa amin. Inatake kami ng rodents. Dahil nga sa kadalilanan siguro na wala silang makain doon sa bundok, kaya bumaba sila dito. So yung palay namin, kung makikita niyo parang makikita mo yung mapa ng Pilipinas siguro kung sa tuwing iniikot mo. Nagsimula silang umatake, tama-tama siguro nasa vegetative stage yung palay. So ibig sabihin, nakaabuno ka na ng mga kaisang beses noon. During that time, ang presyo ng abono nasa sobra 1,000. Ang pinakamalaki namin na harvest na gasto doon, yung doon sa rodenticide. Ang problema, nung humingi kami ng tulong, medyo dahil siguro rin sa karami ng napinsala ng daga, so hindi ganun karami yung nakuha namin na tulong. So ibig sabihin, personal mong gagastuhan yung kalayan mo. Lalo na nasa vegetative stage siya, umaasa pa rin kami na may makuha, nag-apply pa rin kami ng karagdagang abono para yung, kasi ang akala namin yung pinutol na nila, maglabas na naman magsuhi ulit. Ang problema ay pagsuhi ulit, kinain niya naman ulit. Yung 1 hektarya ko, totally damaged talaga yon. Kasi naubos talaga siya hanggang pag-harvest. Pag-harvest na namin, hindi na kami nag-harvest na tig-harvest. Kami na lang, yung iniisa-isa na lang. Nag-aagawan kami ng mga ibon para lang may makuha kami. While rice farmers in Maguindanao struggle for recovery from the long drought, rice farmers in Cagayan Valley battle with series of ravaging typhoons. Nakaraan, ang talagang tumama ay yung bagyong Karen at Lawin. Bagamat kung titignan natin ang pangkabuuan ng Region 2 ay masasabi nating isa ang Region 2 na laging tinatamaan ng mga bagyo ng pagbaha. Dito sa bayan ng San Mateo, meron kaming nakuhang mga datos na ang aming pagtaya ay umaabot ng 145 million pesos ang halaga ng mga nasira nating mga pananim, particular na sa rice. Umaabot ito ng mahigit 11,000 tonelada ng bigas. Mula po nung nabalitan po namin na malakas po yung parating na bagyo, naghanda na po kami. Naghihintay po kami ng mga machineries noon na sana maabutan pa ng mga reaper sana yung mga pananim namin para hindi po masira. Nagabihan pala, dumating na po yung bagyo. Hindi po namin naani yung mga palay namin. Ayun po, pagkaraan po ng umaga, siyempre, lahat po ng mga puno, situmbahan. Nabasa yung naunang ani namin. Nagbilad pa kami. Pero yung nahuling palay, ganyan, nadapang ganyan, tapos sinabunan ng kahoy. Sabi nga nila, yung mga palay namin nasira na. Parang nasisarayan na dahil buntis sila nung bumagyo eh. After the typhoon, wala munang nagpagapas. Walang nagpa-repair kasi basa. Basang-basa. Kaya lang, ang kabutihan nun, unang bugso pa lang ng hangin at yung tubig, dapa na yung palay namin. Medyo may matitirang maaani namin. Kaya lang, marami nang nawala sa aming production. Tapos yung quality ng anihin namin, imbes na class A, magiging class B or class C. Kasi nga, naka-anin lang kami, hindi mo naman namin may bilad. So, ang nangyayari doon ay magiging maitim na yung palay namin. So, ang plano ko, pag wala na yung magagandang palay natin, saka ko siya binibenta. After the typhoon, ang presyohan na lang namin dito is 11 pesos. 12 pesos. Dati ang presyo 14, 15.
15 pesos per kilo. Sa lawak na rin ng ano nila, ng area coverage, saka kukunti lang mga technicians natin, hindi rin, na rin nila na nararating lahat ng mga farmers natin. Yun, maapektuhan ulit yung farming operation na natin itong susunod. Kasi wala ka ng puhunan. Ha? So, mapoforce na kaming mangutang ulit ngayon bago kami magbenta. Ang problema ko ngayon kung paano ako makakabayad sa mga nagbigay sa akin ng pautang para naman na may panggastos ako sa aking palayan. Siguro, ang mangyari nito, kakausapin ko na naman yung mga nagpapautang para bigyan ako ng palugit. Kung hindi man, ewan ko na lang kung makakahiram pa tayo sa ibang tao. With a big setback in farmers' income and livelihood, rice security is at stake. Pagkatapos nito, siguro maghahanap ako ng ibang source ng income. Kagaya nitong nangyari sa atin, may bagyo, malakas na bagyo, kung palay lang, talagang wala ka nang mapagkukunan. Actually, nakibali-balita ako sa mga kwan, sa mga ibang bayan, marami kasing nasira at halos walang mabiling palay. Kung ating lilimihin yung karanasan na yun ng ating magsasaka, na yung dating inaanihan niya ng 60 kabans na kalahating ektarya, nito'y 16 kabans lang. At yun sanang kalahati na ititinda niya para mayroong magamit na sa pangangailangan ng kanyang pamilya, ngunit ayaw pang bilhin. Ang ating pong pangunahing obligasyon o trabaho ay ang magbigay ng rekomendasyon sa ating local chief para dun sa mga dapat ihanda kung sakaling mayroong mga kalamidad. The call for timely and reliable information on rice that could help target interventions among farmers in times of calamities urged the Philippine Department of Agriculture to develop the Philippine Rice Information System, or PRISM. The PRISM Project is a research and development collaboration among the DA, the Philippine Rice Research Institute, the International Rice Research Institute, and SARMAP. PRISM is a four-year project funded by the Department of Agriculture. It aims to provide the DA with accurate, timely, location-specific, and detailed information on the rice crop. This includes area, production, and yield of rice, as well as assessment of damages in the event of flood and drought. If we are able to provide this basic information to our rice stakeholders, especially the policy makers or decision makers, they can adjust their plan for food security. They could be able to predict whether they can have import or not. And also, they would be able to know where interventions should be intensified. So two of the components of PRISM are mapping and monitoring and crop health. So in mapping and monitoring, what we do is use remote sensing, specifically synthetic aperture radar, to map rice areas and also crop models to estimate and forecast yield. The crop health component of PRISM conducts surveys in farmers' fields to assess the injuries caused by insect pests and diseases. We also conduct surveys or interview farmers so that we are able to identify the production situation in these fields. For example, we are able to identify how they manage crop, how they control pests, and what are the varieties that farmers are using. Then we also collect yield or measure yield using crop cuts so that we don't only depend on the estimates of farmers. So before we do these activities, we conduct a series of trainings so that we are able to have a standard procedure. PRISM strengthens the capacity of the staff from the DA and its regional field offices to collect, analyze, and disseminate the information gathered by the project. Ang
role namin sa PRISM is kami po yung nagmo-monitor ng mga damages na gawa ng mga different pests like yung mga insects, diseases, and also itong mga rodents doon sa rice field. Alam namin ang malaki yung part ng PRISM sa drought, sa flood. Before kasi nagkakaroon kami ng problema, no, yung how reliable yung data. With the advent of PRISM, ang laking tulong dahil na-correct yun. And maliban doon, no, nakakapagbigay kami ng information sa ating mga farmers. Although hindi siya concrete, meron kami binibigay na information sa kanila na ganito yung sitwasyon ng inyong field, ganito yung mga sakit na nandito. And initially, nakakapagbigay kami ng recommendation. So, ang role ko dito sa PRISM is kami po yung nagmo-monitor sa field. In the later part po, kami po yung tinatanungan regarding po doon sa mga rice mapping po or yung mga current rice areas dito sa ARMM. So, sa ngayon, marami na kaming mga nakandak na mga activities. Meron na rin kami mga trainings para ma-freshen up na rin yung mga gaya ko bilang data collector na rin as well. So our data are collected using smartphones and these data are sent to a secure website. And then we are actually developing a system so that we can validate the data that are submitted to us by our partners. The data generated by PRISM are submitted to the Department of Agriculture in the form of regular bulletins and also in our website. So the website is already accessible and we had already conducted some usability assessments to improve the user experience. PhilippineRiceInfo.ph offers a quick view of available rice statistics. It provides downloadable reports on crop health, fertilizer management, and seasonal maps from national down to municipal level. More detailed information and analytics tool can be easily accessed by the project partners and registered users. So in the PRISM website, we're providing information at the regional, provincial, and municipal level. As you may know, currently the official statistics are only available at the provincial level. So that's an additional component that we are providing under PRISM, and that is now available in the hands of the TA Central Office and our regional partners through our website. Utilizing state-of-the-art technologies, PRISM goes beyond monitoring regular cropping seasons. PRISM has two roles in times of calamities. One, we assess pest injuries in the affected areas. And second, we assess the production situation in these affected areas. The event of a flood or drought, we also use satellite imagery to map those rice areas that are affected by flood or drought. So when there's a typhoon on its way, what we do is we order additional satellite imagery to be able to assess the areas that are affected. In the same case as in drought, we also process additional images to be able to identify those areas that are affected. During the recent typhoons and drought that occurred in the country, PRISM has shown that we can do damage assessment faster than the conventional method. So with the recent typhoon, the Lawin, after 5 to 10 days, we're now able to deliver the damage assessment. In the last El Nino, last year, we have shown that the drought-affected areas in Mindanao, and we have delivered the information to the Department of Agriculture. They are now have some preparations when drought again will come. Yung data na naibigay ng PRISM, nakita namin yung lawak na extent ng affected areas that time. So, nakapag-generate kami kung ano yung intervention na gawin namin o itutulong namin para sa kanila. When it comes naman doon sa mga map, yun ho yung pinakamaganda at pinakabagong-bago po talaga sa agriculture field na nagkaroon ho tayo ng rice mapping. So nakikita natin yung extent ng rice areas for the season.
So, kahit yung mga farmers, pag pinapapakita namin yung mga data, at least aware na sila kung ano pa yung mga prevention na gagawin nila sa susunod. Kung tinitingnan ho natin gagaya po ng ginagawa po namin ngayon na kinakailangan mo pang mag-master list, etc., etc., kung minsan po, huli na. Kung meron po itong ginagawa natin ngayon, at sana nga po, sana po ay mapalago pa natin ito dahil malaking tulong po. So basically, the one who will benefit is the Department of Agriculture, the decision makers. The farmers, of course, will indirectly benefit because they would be able to increase their production through the interventions of the Department of Agriculture. Since it is a science-based mechanism to measure area and also in terms of production, we can validate the reports coming from the LGU as well as in PSA. Presently, the TA regional field offices and the LGU are using these maps generated by PRISM in terms of in their activities in rice production activities. Currently, we have 1,060 monitoring sites throughout the country, and our regional partners from the Department of Agriculture regional field offices have been collecting data on these monitoring sites. By the end of 2017, we will hand over the project and its entire operation to the Department of Agriculture through PhilRice. And together with that handover, we're already preparing them for all the operations involved. PhilRice PRISM unit will be the main coordinating so that everything that we are doing now will be sustained. And of course, our other partners like IRI, BSWM, the PSA, the field operations of the Department of Agriculture, and other stakeholders, we will make sure that they are still be part even when the project ended. So with the PRISM project and with other DA Rice Program EREP Rice Collaborative activities, we intend to achieve rice self-sufficiency by using this modern tool for providing a proper policies and programs and interventions to our rice farmers. The Philippine Rice Information System has stood to its promise to deliver timely and reliable rice information. Although nearing the project's completion in 2017, its collaborative efforts towards a food-secured Philippines will surely go on.